What's up guys? Welcome back to our channel. So, ngayon naman, para hindi tayo puro theory, lagyan naman natin ng konting application so that magkaroon kayo ng idea how it works. So, sa video na to, titingnan naman natin if worth it ba ang peso cost averaging pagdating sa mga REITs. At since 8 pa lang yung meron tayo sa PSE na mapagkukuha na natin ng data, eto muna yung gagamitin nating instrument. So let's say, nung nag-IPO nung August yung A-REIT, kumuha tayo ng worth 10K. And then, we plan to accumulate more shares every month worth 5K. Magkano na kaya yung magiging investment natin pagdating ng March? So ngayon guys, magkakaroon tayo ng konting experiment. So ang mga tools na kailangan natin gamitin ay itong averaging calculator and syempre yung chart ng A-REIT. So ito yung IPO date niya, August 13. So halimbawa, nag-accumulate nga tayo ng worth 10,000 pesos sa 27 per share. Check natin mamaya kung ilang shares yung mabibili natin sa 10,000 pesos. And then, every month, makikita nyo itong mga lines na to, it represent the first trading day of the month. So, this is the first trading day ng September. Ito yung first trading day ng October, and so on and so forth. And then, yung mga price na makikita nyo dito, so nilakihan ko na siya, ito yun naman yung price noong first trading day of the month, noong nag-open yung market. So, let's say this one, 25.60. Ibig sabihin, nung nag-open yung market nung September 1, ito yung price niya. So, dyan tayo bibili. Iyan yung kukunin nating price for our experiment today. And then, ito, makikita nyo yung dividend. Kasi 3 times na silang nabigay ng dividend. Ito, bakit malaki siya? Kasi, nung after ng kanilang opening, nagbigay sila ng additional 0.28 dividend on top ng kanilang regular dividend na 0.31. So, in-add lang natin itong dalawa, kaya tayo nakakuha ng 0.59 per share. And then, the rest is just the normal dividend. Ito, 0.34 per share and 0.39 per share. The good thing is, if you can see, nag-start siya ng 0.31. So, ngayon, nagbigay na sila ng 0.39. So, it means increasing yung dividend na binibigay nila as time goes by. 27 per share. So, tinignan ko na ito kanina. So, nasa 400 yung mabibili natin. Pero kailangan natin mag-add ng 10,831.86 kasi meron tayong commission fee na 31 pesos. So, let's say nag-invest tayo ng 10,831.86 ngayon. Maka-accumulate tayo ng 400 shares. Okay, so mag-a-add lang tayo ng another entry for the month of September. Check month of August natin ito binili. So, second month, September 1 yung opening niya, yung first trading day. Binili natin siya ng 2560. Start tayo sa 100. Uy, 2,500 lang siya. So, pwede pa siguro tayo 200. So, by the way guys, ang A-REIT, mabibili natin siya in multiple of 100. So, 100, 200, 300, and so on. Hindi tayo makakabili ng tingi. Kaya, set na natin sa 200 yung ating number of shares na bibilin. Mag-add ka lang naman ng konti, yun, 142.30. So, let's say, nag-add tayo ng 5,142.30 sa ating portfolio. And, add another entry. Mamaya, isa-check natin kung magkano yung magiging total ng inyong investment at kung magkano na yung price nito ngayon. Next is, we have October. No, October, nag-open siya. Oops! Take note, meron tayong dividend na nakuha noong September 15. Nakabili tayo noong August 13, di ba? So, meron tayong dividend noong September 15. Ito yung payment date niya, September 15. At, nasa magkano yung dividend? 0.59 per share. 0.59 per share kasi nga, tinotal natin doon dalawa. So, check natin, nagawa na rin tayo ng computation dito. Ayan. So, September 15, na-receive natin is 236 pesos kasi meron tayong nabiling 400 shares. Okay? So, i-add lang natin yun. Ang gagawin natin, lahat ng dividend na makukuha natin, i-reinvest lang din natin, babalik lang din natin sa REIT.
sa elite, accumulate tayo ng shares na mas marami as possible. So, October, meron tayong 5,236. 25.95. So, 200 lang din lalagay natin. So, 5,212. November na tayo. November, 25.69 yung price noong November. Number of shares, 200 lang ulit. So, ayun, 5,160 yung kailangan natin na i-invest. Dito kayo lagi titingin. Huwag dito kasi ito yung total cost. Tapos meron siyang commission fee. Na minimal lang naman. Tuloy-tuloy na natin. So, December 1, nag-invest ulit tayo. Magkano yung 27.36 na. So, ang kailangan nating investment ngayon is 5,494. And then, nung December, nagbigay sila ng another dividend, 0.34 per share. Ang payment date niya is December 17. So, kinumpit natin yung ex-date niya ay December 2. Makabili tayo noong December 1. So, ibig sabihin, pasok pa yung huling in-invest natin. So, December 1. So, itotal nyo lang to, 400 plus 200 plus 200 plus 200 plus 200 times nyo sa 0.34 per share. So, ang nakuha natin dyan is ito, 340 pesos. So, tingnan nyo, from 236 noong September 15 na dividend, na meron tayong 400 shares lang, habang lumalaki yung shares natin, syempre lumalaki din yung ating dividend na nakukuha. And take note, this one may additional tong 0.28. Ito yung normal na dividend lang na 0.34. Alright? So, tuloy-tuloy na tayo. So, para sa January, check natin yung January kung magkano. So, nag-increase na naman siya, tumaas na naman siya, kasi pataas na yung price niya. 29.37 na yung price. 29.37. Kaya na pa ako nagre-record. Nandito pala ito. Ito, January. Kailangan natin ang 5,896 para mabili natin yung 200 shares. And since meron tayong nakuhang dividend noong December 17, add natin yun sa January, which is 340. Kailangan pa natin ang 5,557. Para makabuo tayo ng 5,827. Kaya, nag-add tayo ng 5,557. Ayan, para mabili natin to. Then, for the month of February, malapit na tayo guys, February, 32 pesos na agad kasi lumipad na yung price niya. Naging in-demand siya. 32 yung price. Nabili natin ulit 200. Oh my God. See, laki na ng difference niya. Nasa 6,000 na. So, let's say wala kang ganyan kalaking pera. 100 lang nabili mo. February, 5,000 lang nilagay natin. Okay. So, nabili natin siya ng 32 pesos. Nilagay natin 32 pesos. So, ang price lang niya is 3,221.44. So, kakaroon tayo ng balance na 1,800 from 5,000. So, ngayon i-add natin ito dun sa March. Di ba? So, 5,000 plus 1,800, it will give you 6,800. So, let's see kung makakabili tayo para sa last month. Kasi March na ngayon, di ba? So, March 1, 33.98 na yung price. So, tayo dito, 33.98. Kaya natin makakabili tayo ng 200. 6,819, alam, may utang pa tayo. So, kailangan natin magdagdag. So, let's say, ang in-invest natin ng March, kailangan natin mag-invest ng another 20 pesos. 5,020. So, meron tayo yung 6,820 pesos. So, sakto niyan para makabili tayo ng 200 shares for the month of March. So, yun. So, pagkatapos ito, compute lang natin, press natin itong calculate average. So, ang total cost natin is 43,024.69. Ang total commission, ito yun, yung mga nabayaran natin is 185.53. Nakakapag-accumulate tayo ng 1,500 shares. And, ang average price natin is 28.99.58. Okay? But take note guys, meron silang binigay na another dividend, di ba? Dividend niya is 0.39. Ang release date niya March 25. Pupunta yan sa inyong portfolio.
So ngayon, kumpitin natin, meron tayong magkano? 1,500 shares. Multiply natin dito sa 0.39. So meron kang 585 pesos na dividend. So kung total natin lahat yung dividend natin, ito yung lalabas, makukuha natin. Kung magkano din yung total na investment natin from IPO price hanggang March. Then, kung magkano na yung magiging price natin, let's say, binenta natin ngayon na ang presyo ay 32.90. So, to summarize, meron tayong total shares na 1,500, total amount na 43,024.69, and ang dividend na nakuha natin is 1,161. So, ngayon, total investment value is 49,350. And para makompute natin yung total earnings, subtract lang natin yung 49,350 dun sa ating total investment na 43,000 plus. So makakakuha tayo ng 6,325.31 na hindi natin makukuha sa bangko kung sa bangko lang natin ilalagay yung ating investment. Open na yung market. So ngayon is March 24 and now is the listing date ng DDMP REITs yung in-acquire natin. Silip lang tayo ng konti kung ano nangyari sa DD REITs ha. Para makita niyo din, BDMPR. Ayun, ang pandila niya. So, ganyan siya ka-volatile kasi kaka-open lang. Ganyan, makikita niyo yung galaw nung kandila. Diba, ang bilis. Ang plano natin dito is to hold for long term. Ayan lang natin yan. Hindi tayo makikisabay sa volatility. Ayan natin yung mga chupitero o yung mga trader na laruin yan. Wala tayong pakialam doon. So, next natin is mag-accumulate lang tayo na mag-accumulate kapag nagkaroon tayo ng BP or ng additional buying power. That's all for now. Sana makatulong itong video na to para sa pagpaplano nyo kung sakaling papasukin nyo yung investment sa stock market man yan, sa REITs man yan, or sa kahit anong klaseng investment. Kasi hindi naman tayo nagpaplano para mag-fail. At sana guys may natulong itong video na to sa paggawa nyo ng game plan sa inyong investment at sa inyong portfolio. Kasi importante talaga na pinaplan natin yung ating investment, hindi yung bara-bara or lagay lang tayo ng lagay ng investment. Dapat you planned it para hindi tayo maligaw o hindi tayo ma-shake out every time na magkakaroon ng volatility sa market or whatsoever. And sa kahit anumang investment na papasukin ninyo, we don't plan to fail. The problem is, we just fail to plan. And if you like this video, please give me a thumbs up. At kung di nyo nagustuhan, syempre, pa-thumbs up pa din. And if you are new to this channel, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated kayo every time nagagawa tayo ng bagong content. At every time na mag-share tayo ng ating sariling experience pagdating sa stock market. And don't forget to share because we are in this together. God bless. Bye-bye.